Magandang araw mga ka-farmers. Sa video natin ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang aking planting experiment ng patatas. Dito po kasi sa lugar namin is mainit. Mostly ang gusto ng patatas is sa malamig na klima. So since malapit na ang bare months, kaya naisipan ko ang magpatubo ng patatas. At dahil experiment ko lang din ito, kaya gagamit po ako ng container sa pagtatanim ng patatas. Alam nyo ba na ang patatas ay may mataas na vitamin C at potassium? Ang patatas po ay nagmula sa Andes na dinala sa Europa at ngayon ay halos kilala na sa buong mundo. Ang patatas po ang pang-apat sa pinakakilalang root crop sa buong mundo. Sa bansang Southern Pennsylvania ay kilala ang isang hari na nangangalang Conrad King. Si Conrad King ang nagmamay-ari ng napakalawak na lupain na tinataniman ng patatas. At ang patatas na ito ay ginagawa lamang para sa potato chips. 3, 2, 1, magtatanim po tayo ng patatas. Ang patatas na ito ay nag-sprout na. Ibig sabihin ay maaari na pong itanim. Pwede nyong itanim na buo or hati-hatiin. Kung hahati-hatiin nyo po ang inyong patatas tulad nito, ay huwag po agad itanim. I-rest nyo po muna ng 2 hanggang 6 na oras o 1 araw bago nyo po itanim upang hindi po mabulok ang inyong patatas. Ang itinatanim ko pong ito ay ready na po siya. Naiset ko na po ito ng 1 araw. So, dito ko muna siya sa plastic bag itatanim, tapos ililipat ko na lang siya pag tumubo na. Lagyan po natin ng lupa para matabunan po yung ating binhi na patatas. Ito na po ang ating patatas pagkaraan ng 3 linggo. Nagulat po ako kasi nag-survive. Malulusog siya, tapos green na green ang mga dahon. Kaya ililipat ko po ito sa mas malaking container para po mas maganda ang pagtubo nito. Hindi ko talaga in-expect na tutubo yung patatas. Nakalimutan ko pa nga last week. Dapat last week ko yan itra-transplant. Ililipat ko na yung ating patatas. So ayan, yung lupa po na ginamit ko dito is mabuhaghag kasi yun ang gustong-gusto talaga ng patatas, di ba? So ayan, hindi ko yan diniligan para mas madali ang paglipat. Tapos ilagay lang natin dito and then dagdagan natin ng lupa. Yung lupang ginagamit ko dito is compost soil. Kinuha ko lang dito sa tabi-tabi garden soil. Tapos sa mga susunod na linggo na magdadagdag ako ng lupa, ang balak kong gamitin dito ay yung dayami. Kasi marami pa akong naka-imbak dito na dayami. Maganda yung dayami kasi habang nakukumpos siya, magiging lupa na rin yun. Tapos malambot yung kalalabasan. At saka magiging fertilizer na din ng tanim kong patatas na ito. So ito, i-transfer ko din ito. Tapos after a week, pwede na tayong mag fertilizer. Yung fertilizer na gagamitin ko dito ay yung tanim kong malunggay. Gagawa ako ng malunggay, yung tinatawag na FFP at saka FPJ. Kasi magandang gamitin yun sa mga tanim kaysa yung gagamit tayo ng synthetic fertilizer. So ayan, lagi lang nating observe yung ating tanim na patatas para every week habang lumalaki yung patatas, magdadagdag tayo ng lupa para may makapitan yung ating tanim. And then, observe natin din yung mga kalaban nating insects. So, pwede na tayong mag-spray ng insecticide. Chili garlic oil ang gagamitin ko sa pag-spray ng aking tanim na patatas. Kasi meron tayong matinding kalaban na kumakain sa patatas. Ito yung tinatawag na Colorado
potato beetle sucker. Kaya kung hindi mo mabantayan yung tanim mo, uubusin yan ng kalaban. Kung nagdra-dry na ang leaves ng ating patatas, ibig sabihin, ready na tayong mag-harvest ng ating tanim na patatas. Magkakaroon na tayo ng masarap na patatas na gagawin nating French fries! So, ayan po guys, maraming salamat sa panonood ng aking planting experiment ng patatas. Sa susunod kong video po, ay babahagi ko sa inyo kung paano itanim ang madre de agua at kung saan po ba nagagamit ang tanim na ito. Maraming salamat po at please don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel.